So what's up mga kadimples? Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, meron akong napakalupit na tricks na ituturo ko sa inyo. So hindi nyo ba alam na pwede natin gamitin yung ating cellphone as a CCTV? So siguradong So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba. So ang ituturo ko sa inyo guys is hindi nyo ba alam na pwede nating mamonitor sa loob ng bahay natin o kung nasaan man tayo, gamit lang po ang ating mga cellphone Android. So meron tayong apps na i-download. So ayan po. Yan po yung kailangan natin. I-search sa Play Store at kailangan po i-download. So ngayon, kung gusto mong malaman, huwag mo na muna niyong kalimutan mag-like and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa mga tutorial video. So bago ang lahat, intro muna tayo. So at yun na nga guys, punta lang tayo sa ating Play Store. So i-search lang po natin dyan yung CCTV camera. So ayan na po, nakaano na po sa akin. So dito, hahanapin po natin dyan. So ito po yung kailangan natin, yung pangatlo. Ito, yung CC camera recorder. So i-click po natin yan. So kung nakikita nyo naman is nakapag-download na po ako. So ikaw kaya, kung hindi ka pa nakapag-download, i-download mo na. So kapag nakapag-download ka na po, is i-open na lang po natin. So unang-una mo pong makikita. So get started. Click po natin yan. So ayan, makikita mo. So ipapaliwanag ko sa inyo, ito po yung video recorder. So dito tayo maggagawa ng video recorder. So dito naman sa recorded videos, dito mapupunta yung mga tapos mo na ma-record. So ito namang, ito isa, wala po yan. So itong camera settings, yan po, dyan po natin isi-set up yung ating para magawa natin yung gusto nating gawin. So ngayon, punta na tayo sa camera settings. So bago ang lahat, bago tayo maggumawa ng video or ng pinaka-CCTV natin, isi-set up po muna natin siya. So ngayon, punta muna tayo sa video quality. Dito sa video quality guys, lagay po natin sa normal lang. Huwag natin lagay sa low high, basta sa normal. Dito naman sa flash, lagay natin sa no. So naka-set up na po siya sa no. Then sa camera naman is lagay lang po natin sa nasa front na po siya kasi kanina nandiyan yan eh. So ngayon nasa front na po siya. Kasi mas okay kung sa front para hindi halata. So dito tayo sa screen lock. So ibig sabihin ng screen lock, ito yung nagre-record ka na pero naka-off yung screen mo. So siyempre lagay po natin sa yes. Ngayon kapag clinic mo, pag inilipat mo yan sa yes, ito po yung lalabas. So i-click mo lang ulit yung yes and then click mo yung activate. So ando na yon sa add. So dito naman sa silent video, ang ibig sabihin po ng silent video, ito po yung siyempre kapag kumukuha tayo ng video, siyempre gusto nating marinig yung mga boses kung sino-sino man yun. So siyempre lagay natin sa no. So dito sa show preview, no. Sa no lang din. So yun lang. So nakadepende sa inyo, bahala kayo kung anong gusto nyo, basta yun po yung setup ko. So kapag okay na po yan, click lang yung update. So ngayon, ititesting po natin kung paano siya gamitin. Kasi na-testing ko na din ito eh. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano siya gamitin. So ito guys, nagpalit lang ako ng cellphone. So ayan. So dito na tayo. So ngayon, punta na tayo sa video recorder. So ayun, papakita ko sa inyo kung paano. So click na po natin tong yan. So titingnan po natin dyan kung nagre-record na ba siya. Kasi biglang nag-automatic yung kanyang screen. So titingnan po natin. So ayan. So tingnan natin.
So ayun guys, napansin nyo? Ayan, yung video natin kanina. Hindi ginawa natin check kung mag-record na ba siya. Kasi biglang nag-automatic po ng kanyang screen. So titingnan po natin. So ayan. So tingnan natin. So di ba guys, napakalupit niya. So ulitin po natin. Ito yung pinakamagandang ano kasi guys. Kasi kahit for example yan, dyan. Ilagay natin dyan yung, for example, yung cellphone mo, lagay natin dyan. So, di ba, napakalupit? Kung for example, gusto mong mamonitor doon mismo sa loob ng bahay mo, gamit lang yung cellphone, tapos nag-download ka ng CCTV camera. So, for example, mayroon kang mga anak na gusto mong makita kung anong ginagawa nila kapag busy ka, or di ba? Or pwede rin naman, pwede mong ilagay sa kwarto para makita mo yung mga or ginagawa ng asawa mo, yung ganun. At pwede rin kung sakaling dalhin mo tong cellphone mo, nasa trabaho ka, pwede mo rin gawin para kung malaman mo kung sino yung humawak ng cellphone mo or kung sino mang nagtatangkang kunin yan. So, di ba, ang napakalupit to guys. So, iulitin po natin, guys. So, mag-uulit po tayo. Punta ulit tayo sa video recorder. Click natin yan. So, ayan. For example, i-click ko na to. So, ayan. Nagre-record na po yan, guys. So, di ba napakalupit? Kasi, hindi nila malalaman na nagre-record ka na pala or nakikita ka nila gamit lang po itong cellphone mo. Parang CCTV na talaga siya, guys. Di ba? Napakalupit. For example, nilagay mo lang yan dyan sa tabi. And then, makikita mo na dito sa ano kung anong ginagawa nung partner mo, mga anak mo, di ba? So, ganun lang kadali. So, pag okay na, and then kung okay na ba, so, ang gagawin natin is, so, ayan, kitang-kita na yung mukha ko dyan. So, ayan, guys, anong ginagawa ko dito. So, ginagawa ko lang naman ito ng sample para malaman nyo kung paano siya gamitin. So, yun, kung okay na, i-click na lang to. So, please wait na lang. Ayun guys, so dito mo makikita yung mga nirecord mo. So click natin. So ito na yung kanina. So ito. Ayan, nagre-record na po yan guys. So di ba napakalupit kasi hindi nila malalaman na nagre-record ka na pala or nakikita ka nila gamit lang po itong cellphone mo. Parang CCTV na talaga siya guys. Di ba napakalupit. For example, nilagay mo lang yan sa gabi. Then, makikita mo na dito sa ano kung anong ginagawa ng partner mo, mga anak mo, di ba? So, ganun lang kadali. So, pag okay na, and then kung okay na ba, so, ang gagawin natin is, so, ayan, kitang-kita na yung mukha ko dyan. So, ayan guys, anong ginagawa ko dito. So, ginagawa ko lang naman ito ng sample para malaman niya kung paano siya gamitin. So, yun. Kung okay na, i-click na lang to. Oh, di ba guys? Napakalupit. So, sana nakatulong ako sa inyo guys. And, sa mga gustong, sa mga hindi naintindihan, pwede po kayong mag-comment sa comment box. And, ilalagay ko na lang po yung link ng apps na yon yung ginamit natin. So, sana nakatulong ako sa inyo guys. Don't forget to like and subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga tutorial video na lagi kong ina-upload. So, good luck sa inyo guys!